Magandang araw uli sa kanilang lahat. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa dalawang single pole switch na magkaiwalay na kinokontrol ng apat na bumbilya. Dito, meron tayong single line diagram tulad ng sinabi ko dati na kailangan meron tayong electrical plan. Ang ibinibigay ng electrical plan bago mo gagawin as an electrician, single line diagram sa plano. At yan ay i-analyze natin, i-convert natin sa circuit connection. Okay, dito tayo sa single line diagram. So makikita nyo, meron tayong apat na bumbilya, A, B, C, D. Then meron tayong dalawang single pole switch, S sub A, B, S sub C, D. Then meron tayong 15 amperes circuit breaker para sa lighting outlet. Alam natin na standard size ng wire para sa lighting outlet is 2.0 mm squared. Ang maximum ampacity ng 2.0 mm squared or number 14 AWJ is 15 amperes. Kaya 15 amperes yung ampere breaker natin, na ampere rating ng circuit breaker. Okay, so makikita natin dito sa single line diagram, ang kinokontrol ng isang single pole switch ay bulb AB. Dito sa isang single pole switch ay bulb CD. Pag switch ko yung bulbs S sub AB, iilaw yung AB. Pag switch ko dito sa bulbs CD, iilaw yung CD. Ibig sabihin, tigda dalawa silang kinokontrol. Ang kinokontrol nito ay bulb AB, then dito ay bulb CD. So base dito sa single line diagram, meron tayong apat na junction box. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Then meron tayong apat na bulb. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Then meron tayong dalawang single pole switch. S sub A, B. At saka S sub C, D. Okay, iwa-wiring na natin dito sa whiteboard. Again, same procedure. Ang una natin procedure, yung una natin wiring nung naunang jump order natin ay yung bulb. Ang tawag dun ay hot wire bulb. So kailangan kukunin mo yung tig isang terminal ng bulb, ilabas mo. Ayun, 1, 2, 3, 4. So, ayan yung tig isang terminal ng bulb natin. Na yan ay didiritso doon sa panel board. Pinakamaganda yan, maglalagay tayo ng markings or tagging para hindi tayo mawala at mas madali natin i-connection pag meron tayong markings. Halimbawa lang, dito sa hot wire bulb, lalagyan natin ng masking tape na number 1 or 1111 lahat yan. No, masking tape. Para alam natin lahat ng 1, pag samasamahin natin, papunta ngayon sa panel board. Okay, ito ngayon yung papunta sa panel board 1. Yun, no? So, ibig sabihin, ito yung wire na galing sa panel board o circuit breaker. Dahil meron kang apat na bumbilya, kailangan pagsamasamahin mo yan. No, pagsamasamahin natin para masuplayan yung bawat isang terminal ng bulb natin. Paano gagawin natin? Maglalagay tayo ng run wire. Okay, ito ngayon yung run wire natin. Yun. Then maglalagay ulit tayo ng run wire. Ayun. Maglalagay ulit tayo ng run wire. So makikita nyo, doon sa dulo, dalawa na lang. So i-splice natin. Yun. Ang tawag dito ay hot wire bulb. I-splice natin sa bulb B. Hot wire bulb. I-splice natin sa bulb C. Yan ay hot wire bulb. I-splice natin sa bulb D. Hot wire bulb. Ito ngayon yung procedure number 1. So kahit 10 ilaw yan, kailangan pagdugtong-dugtungin natin papunta sa panel board o circuit breaker.
Nakadirekta yan. Lahat ng terminal ng load natin, ilaw, bombilya, nakadirekta yung panel board natin. Okay, procedure number 2. Sa procedure number 2 ay hot wire switch. Okay, kukunin natin isang terminal ng switch. Ilabas natin. Yon. Dahil dalawa, ilalabas din natin isang terminal ng switch. Yan. Then, maglagay tayo ng wire papunta doon sa panel board. Lagay tayo ng wire papunta sa junction box sa switch natin. Ayun. Kailangan may dugtong natin doon sa kabila para masupplyan yung isang single pole switch na nagko-control sa bulb CD. Ano ilalagay natin? Run wire. Ayun. Ito ngayon yung run wire natin. Lalagay natin doon. Ayun. Na? I-splice natin. I-splice natin. So, ang tawag dito ay hot wire switch. Ilagay din natin dito ay hot wire switch. So, ito ngayon yung procedure number 2. No? Procedure number 2. Next. Tapos na tayo sa procedure 1 and 2. So, titingnan mo ngayon yung switch. Ano ba ang kinukontrol yung unang switch? Na? Ang kinukontrol niya ay bulb A and B. Nakalagay dito, bulb A and B. So, yung natitirang terminal ng A at natitirang terminal ng B, pagsamahin natin, ilalagay natin dito sa switch sub AB yung unang switch natin. Ito na ngayon, so nakalagay dito sa baba, nakalaylay dahil magkatapat sila. Ilagay natin sa baba. Ayan, na? Then, ilabas natin yung terminal ng switch. Ayan. Para may dugtong natin sa bulb ng P, kailangan mauli tayo maglagay ng run wire. So, ito ngayon yung CB natin. Lagay natin doon. Para may dugtong dito, maglalagay ulit tayo ng run wire. Ito yung run wire natin. Ayan. So, run wire. So, i-splice natin. I-splice natin. Ito ngayon ang tinatawag natin na procedure number 3. Return. Return wire. Return wire. So, pag sinabing return wire, kung ano yung kinokontrol ng unang single pole switch, yung natitira sa A and B, pinagsama natin dito sa return ng switch. So, ayun ang nagko-control sa unang switch natin. Next. Then, yung natitirang terminal ng bulb C at saka natitirang terminal ng bulb D, iko-connection natin sa pangalawang switch natin. Kaya ang sabi nito, siyang nagko-control sa bulb CD. So, again, nakalagay na dito, nakabang na dito sa junction box. Ibaba na lang natin ito. Baba. Ayun, dahil magkatapat. Para may dugtong natin doon sa kabila, isipin na lang natin na malayo yan. Kailangan baba natin at maglagay tayo ng run wire. Again, run wire. Yun. Isipin na lang natin na malalayo yan. Then, splice. Splice. Ito ay yung tinatawag natin na procedure number 3. Ang tawag dito? Return wire. Return wire. Procedure number 3. Ayan. Ayan. Lagay natin dito rin. Procedure number 3. Okay. Tapos na natin. Tapos na tayo. Ibig sabihin, nakompleto natin yung wiring. Anong next na gagawin natin? Pagkatapos na yung wiring natin. Pwede na ba natin isupply sa breaker? No. Kailangan ay, bago natin i-terminate doon sa breaker, kailangan ay gamitan natin ng multi-tester under ohmmeter. So, ilagay natin sa ohmmeter. Yon, pwedeng times 1, times 10. Then, check your resistance. No, i-calibrate mo. Pag kinalibrate mo yan, para eksaktong sa zero, no? Pag na-calibrate yan, ayos na yan. So, i-check mo ngayon. Check. Line 1, line 2, doon sa panel board. Pag chinek mo yan, switch mo dito, switch,
ang kinokontrol bulk AB, so may resistance reading. Off, on, off, ibig sabihin, follow, may resistance reading. Pag in-off mo, mawawala. Okay, ganun din sa kabila. Pag chinek natin dito, switch natin doon, may resistance reading dito. Pag in-off natin, mawawala yung resistance reading. Isipin natin, kailangan yung pointer ay hindi papalo hanggang zero. Pag pumalo hanggang zero, ibig sabihin, salubong shorted. Huwag mo nang susuplayan. Pag sinabing zero, yung pointer mo papalo hanggang doon. Zero. Ibig sabihin, shorted. Pag chine-check mo naman, sinishwitch mo. No? Pag sinishwitch mo yan, hindi gumagalaw yung pointer. No? Hindi gumagalaw yung pointer. Baka maya-maya sira yung switch mo. Baka maya-maya sira yung bulb mo. O mali yung connection. Ibig sabihin, that is open wiring. Ganon din sa kapatya, check mo rin. Pagka hindi gumana, hindi pumalo, walang resistance reading, open wiring, i-troubleshoot mo. So yung tatlong categories ng electrical circuit ang dapat mong isipin, na bago ka mag-supply. Ano yung tatlong categories na sinasabi natin? Open circuit, troubleshoot mo yon. Shorted circuit, salubong, i-troubleshoot mo yon. Then good circuit. Pag sinabing good circuit, may resistance reading na nakukuha mo doon sa bulb AB. May na resistance reading na nakukuha mo doon sa bulb CD. Ibig sabihin, good ang circuito mo. Okay? Okay, discuss na natin ngayon yung diniscuss natin kanina na 4 bulbs ABCD controlled by 2 single pole switch. Itong una, ito yung kinokontrol niya yung bulb AB. Itong pangalawang switch, kinokontrol niya ngayon yung bulb CD. Ang ginamit natin, nandito yung panel board natin, 4 branches panel board. So meron tayong main breaker, ito yung main breaker natin, 60 amperes. Meron tayong 15 amperes dito natin ikakabit para sa ilaw natin, na lighting outlet, 20 amperes para sa saksakan, LACO, 30 amperes para sa air conditioning unit. 4 branches including main panel board. Okay, procedure number 1, again, pag sinabing procedure number 1, kukunin natin lahat yung isang terminal ng bulb, pagsamasamahin natin papunta sa panel board. Okay, kukunin ko yung gamit ko. So kukunin ko yung isang terminal bawat bulb. Okay, meron na rin itong terminal. Ito yung supply natin, ha? Ito yung linya na galing doon sa panel board. So kukunin ko yung isang linya ng bulb B, A pala, ito yung A. Then maglalagay ako ng run wire, bali tatlo na yan, run wire, ha? Ito. So i-splice ko ngayon itong tatlo. Yan. Bali, splice natin ngayon ito. Ito yung tinatawag natin na hot wire bulb. Hot wire bulb. Bali, tatlong wire. Kasi yung isa ay run wire. No? Yung isa ay run wire. Ayun, nilagyan natin yung tatlong linya. Okay, isang line sa bulb, isang wire papunta sa panel board, at ito yung run wire natin. So yung run wire natin, ito yung run wire. Ayun, run wire, ito. Then, ito na yung isang terminal ng bulb B, at maglalagay ulit tayo ng terminal na run wire papunta sa bulb C. Ito, bali tatlo ulit, no? Tatlo ulit yung i-splice natin. Bakit tatlo? Isang run wire, isang run wire, at saka isang terminal ng bulb B,
papunta ngayon sa valve seat. So ito ngayon yung terminal na runway natin, na? So ikakabit naman natin yung isang terminal ng valve seat at ito yung runway natin para may lugtong. Then ito ngayon yung terminal ng seat. Then ito ngayon yung runway natin papunta sa D. So pagsamasamahin natin ngayon ito. Bali tatlong wire. Makikita nyo lahat na. Bali tatlong wire yung ini-splice natin. Pagdating sa dulo, dalawa lang yan. Okay? Next, yung bulb D. O tingnan nyo dito sa bulb D, dalawa na lang. No? Dalawa na lang yung wire natin. So ibig sabihin, yung run wire at saka yung isang terminal ng bulb D. Okay? So halos natapos na natin itong hot wire bulb. So ilagay natin dito para hindi ka malito. Ilagay natin doon. May markings ka naman eh. May markings ka. Puro number 1 yan. Limbawa, number 1. Ayun. Hot wire bulb. Then hot wire bulb B. Then hot wire bulb A. So nailagay natin yung procedure number 1. No? Procedure number 1. Tapos na natin. Next. Procedure number 2. So again, sa procedure number 2, meron tayong isang linya na papunta doon sa panel board. Then, ilagay natin dito sa switch. Yun, no? Sa switch. Pagkatapos, maglagay tayo ng isang run wire papunta sa kabilang switch. Kailangan meron din supply dito sa switch. Kasi meron siyang sariling pinapailaw. Ito na ngayon yung run wire ko. Ito. Ito sa run wire ko. Ito ngayon yung sa switch, ito ngayon sa panel board. Bali, tatlo rin, no? Bali, tatlo rin ang wire na i-splice ko rito. Isang galing sa panel board, isang galing sa switch, at yung run wire na papunta doon sa kabilang switch para magkaroon siya ng supply. Okay, ito na ngayon yung hot wire switch, isa. Then, asan yung isang hot wire switch? Ito. So ito ngayon yung run wire ko, ito yung run wire, then ito yung terminal ng isang switch. So makikita nyo pag sa dulo na, dalawa na lang tulad nung kanina sa bulb, no? Dalawa na lang, okay? Yung isang terminal ng switch at saka yung run wire. Okay, tapos na ako sa procedure number 2, hot wire switch, na idugtong dito sa run wire sa kabilang switch. Next! Yung tinatawag na return wire, yung natitira sa terminal ng bulb A, natitira sa terminal ng bulb B, pagsamahin mo, ilalagay ngayon dito sa natitirang wire ng switch. Ito na ngayon, yung tatlo na yan. Ha? Ito. So ibig sabihin, ito yung natitira sa bulb A, then next, ito yung natitira sa bulb B. So ilagay ko ngayon yung run wire, ito ngayon yung run wire, at ilagay ko ngayon yung natitira sa switch. So tingnan nyo, tatlo ulit, no? Tatlo ulit. So tatlo ulit yung wire natin, i-splice natin. Ito yung tinatawag natin na procedure number 3. Okay? Ito ngayon yung procedure number 3 natin. Return wire, okay? So makikita nyo sa bulb B, dalawa na lang. Kasi isinama natin doon sa return. Kasama kasi ito doon sa pinapailaw ng unang single pole switch. So makikita nyo, ayan, ito yung return AB. No? Ito yung return AB na papunta sa switch natin, unang switch. Next! Yung natitira dito sa bulb C at natitira dito sa bulb D, pagsamahin natin, papunta ngayon yung natitira dito sa single pole switch. Ito ngayon. Ito, sa switch natin. Okay? Then kukunin ko yung isa. Ito ngayon yung bulb. Then yung isa. Ito ngayon yung run wire. Okay? Makikita nyo? Tatlo ulit yung wire natin, oh. Isa sa bulb, natitira sa bulb, isa sa switch, then yung run wire papunta sa bulb D.
So makikita nyo, tatlo yung wire na ini-splice natin. Dahil sa isa sa switch, isa sa bulb, then isa sa run wire. Ayun! So yung natitira, dalawa na lang, run wire at saka yung natitira sa bulb D. Ito yung bulb D, ito yung run wire natin. So pagsamahin mo yan, i-splice na natin ito. No? Yun, na-splice natin. Ibig sabihin, procedure number 3 sa switch number 2. Ito na yun. Ang tawag dito ngayon ay return wire para sa bulb C at saka D papunta sa switch number 2. Okay. Ang gawin natin ngayon ay i-terminate na ba natin doon sa circuit breaker? Hindi pa natin dapat i-terminate. Kailangan i-check muna natin ng multitester under ohmmeter. I-check uli natin sa magitan ng tatlong categories. Ano yung categories? Open circuit, shorted circuit, at saka good circuit. Kailangan yung good circuit. Kailangan meron tayong tinatawag na resistance reading. Hindi yung papalo hanggang zero. Hindi yung walang palo. Kailangan i-check natin. Pwede na akong mag-check dito. Kailangan ay wala pang supply. No? Kailangan i-check it. Pwede ka rin mag-check dito sa panel board, pero pwede na rin dito, line 1, line 2. So, kinabit ko na yung isang terminal ng tester ko rito. Naka-ohmmeter ako. Ayun. I-switch ko na ngayon. So, makikita nyo yung multitester natin under ohmmeter. Switch ko. Kailangan may resistance reading. Ayun. Meron siyang resistance reading. Okay, patayin ko. Ayun. Dito sa kabila. Ayun. May resistance reading. Patayin ko. Okay. Pwedeng dalawa. Ayun. Sa kabila. Ayun. Hindi pa rin nag-zero. May resistance reading. Yun. Ayun. Okay. Pwede na natin i-terminate sa circuit breaker. Okay. I-terminate natin sa circuit breaker. Ibig sabihin, ilagay na natin sa circuit breaker yung wire. The next, supplyan natin yung panel board o circuit breaker. Ilagay natin yung sa 250. I-check natin. Ayun, titignan natin kung meron na siyang supply. Line 1, line 2, titignan nyo kung may supply na. Ayun, meron, may supply na. So, i-switch on ko ngayon yung circuit breaker na 15 amperes para sa ilaw. Tingnan natin kung may supply. Kailangan alam mo kung may supply para alam mo kung nasusupplyan yung winiringan mo sa magitan ng voltmeter. Line 1, line 2, tester. Ayun, meron. So, ibig sabihin, may supply na o may kuryente nang dumadaloy dito sa sirkuito natin. So, pwede na natin switch. So, itong switch na to, ang kinokontrol niya ay bulb AB. Dito, bulb CD. Switch nga natin. Ayun, umilaw yung bulb AB. Patayin natin. Switch ko dito, bulb CD. Ayun, umilaw yung bulb CD. So, ibig sabihin, tama yung connection natin. Switch natin dalawa. Ayun, bulb AB, bulb CD. Okay? So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat ulit. At, nasubaybayan nyo ako yung pinaka-basic na wiring. So, sa susunod, isunod natin ngayon yung tugang, pagkatapos ng tugang, combination, pagkatapos ng tugang, 3-gang, 4-gang, 3-way, 4-way switch. So, tapusin muna natin hanggang 4-way switch bago natin dagdagan ng convenience outlet, ACU outlet, and so on and so forth. Sana nakatulong tayo sa kanila at dagdag kaalaman para sa lahat. Okay? Maraming salamat muli sa inyo.